Hello Philippines, hello mga buhay ka. Ayan, nandito na naman po tayo sa isang araw na makabuluhang vlog-vlogger mga kaibigan. And today po is very special day because ngayong araw po ay ang araw ng eleksyon. O diba, ngayon po magkakaalaman kung sino ang mga susunod na manunungkulan at iluluklok sa Malacanang. So, nakaisip na po ba kayo ng inyong iboboto dahil ako? Meron na po akong iboboto at hindi naman po lingit sa inyong kalaman na ako ay solid BBM Sara Duterte fan. O, diba? Siyempre, loyalist tayo. Marcos Duterte loyalist. Ayan! And siyempre, ginawa ko po yung vlog-vlog nito para mabigyan ko rin po ng mga guide yung mga susunod na boboto since it's my first time na bumoto rin po, di ba? Talaga nagpa-register ako kasi I know that my vote will count. And napaka-importante din po ito sa mga hindi pa po nakakapagparehistro at hindi pa po nakakapagboto pero legitimate naman or pwede silang bumoto. Kaya please, I'm encouraging everyone na please, this is our right po na mamili ng mga susunod na manunungkulan sa ating bansa dahil para po ito sa ating kinabukasan, okay? So make sure your vote will count and please vote wisely. Ayan, mamaya naman po ay pupunta po tayo sa eskwelahan ng Santa Cruz. This is my precinct and we will definitely vote. Hindi ko alam kung paano yung proseso pero I hope it will run smooth and wala pong maging abirya. Gaya namang nababasa ko sa social media na meron na daw nagkakadayaan. So hopefully hindi naman po sana ganun ang mangyari. Alright, see you later all. Dito na po kami sa eskwela ng Santa Cruz Central Elementary School para bumoto. Ayan, dito po natin itatanong yung mga ating mga precinct number. 3288 po. Ayan, tanong po natin sa kanya yung precinct number natin. Yellow, Jelly! Yellow! 96 po kanya. 3288 po. 3288 po. 3288 po, green. Okay, salamat po. Thank you. Ayan. So, precinct number natin is 3288. Yes. Sana wala nang masyadong pila. Bunga, ayan mo, di ba? May ano na siya talaga. Pinintura talaga. Kabog. Doon sa amin, wala, di ba? Isang anuan lang. Dito, magpipila ka na lang doon. Pipila ka pa. Green ka na ada eh. Kenny? Yung dati ko iba yung pinupunta niya. Doon daw sila kanina bumoto. Buti na lang mga masyadong tao, mga kablog-vlogger. Yan, ito po yung ano ko dati, yung elementary. Dito ako nagkala, ayun yung grade 6 ko. Late na pala ngayon. It feels like just 10 years ago. Diba? Ito po yung classroom ko dati. Grade 6. Ayan. Feels nostalgic. Oh. Oh, yung ating number sa waiting area. 68A140. So, dito po tayo ata baboto or sa kabila, I think. Ayan po yung mga... okay. Kasi ito po ang ating teacher na... Ano po, from Santa Cruz National High School, yes, tama? So, ano po yung, ano, basically, ano po yung ginagawa niyo po dito sa election day dito sa ano? Ako bilang support staff, no, kami yung nag-assist sa mga voters ko. Sa mga may mga queries. So at saka yung mga pumipila. So far naging smooth naman po yung ano, yung flow. Okay naman. Very ano tawag dito. Mag-smooth yung flow ng election natin. Dagsa ba yung mga tao?
Kaninang umaga. Ah, nag-uunahan, no? Oo. Pero ngayon, since iniiwasan nila yung mainit, halos walang pumupunta ngayong hapon. Mamaya siguro hanggang 7 p.m. may hahabon. Ah, till 7 p.m. yung yes, ano? Yes, we started at 6 a.m. hanggang 7 p.m. And then, paano po yung process niyan? Kailan po malalaman yung ano announcement ng mga na, bumoto dito? Once na-close na yung votation, magbibilangan na nun. Manual or through Smartmatic? Smartmatic siya. So ano na, computerized na talaga siya? Oo, itatransmit lang nila yung result ng Okay. election. So basically, after po dito, ilang araw bago malaman po siya yung mananalo sa presidential ilang araw? Depende sa committee. Okay. Meron isang kasi mga tansya, estimate. Problems, no? May mga technical problems, hindi na-transmit yung sa ganitong cluster. So magkakaroon ng ano na delay. Oo. So far po dito wala naman nagiging ano problems or yung parang mababait naman ang mga tao dito unlike sa iba, no? Meron talaga riot, merong like ano yung cost ng mga ano nila, commotion. Yung ano, sobrang tight talaga ng laban. Ah, okay. Especially sa mga pagka-mayor, 'di ba? Tama. Tapos, so far wala naman nangyayaring like yung mga, kasi nakita ko sa social media yung pagboto nila, iba yung lumilitaw sa ano, sa receipt. Safe naman yung mga votes nila dito. Since yung mga teachers, talagang binabantayan nila yung mga ballots ko. Para so, definitely bawal yung kopyahan pag ganyan, di ba? Bawal. No cheating. Oh, no cheating. Pass your paper, finish or not finish. Kasi ma'am, it's my first time to vote as well. So, binibigyan natin ng idea yung mga hindi pa nakakaboto before yung mga magpa-register pa lang. Ayan, ano po yung name ni ulit ni ma'am? Maria Corazon. Maria Corazon, napakaganda pa. Ma'am MC, Ma'am sure. MC, maraming salamat po sa inyong pagpapakalak sa ating interview ng vlogger na ito. Thank you so much. Thank you. Nagaganap na process na election. Diba? Buboto na po ako, mga kablog-vloggan. Mga kabibi, kakatapos lang po nga natin bumoto. Ayan, tapos na po. And so far, naging sobrang smooth at saka sobrang easy lang pala ng pagboboto, di ba? Bibilogan mo lang talaga sila ng marker and ipasok mo na siya sa PCOS machine and poof! Hindi kayo cockroach! Ayun po, ganun siya kabilis at makita mo po talaga sa resibo na yung mga list ng mga binoto mo. And after that, pinatupi sa amin yung resibo na yon at tapos pinasok doon sa box. Para sa manual voting siguro, manual counting. So ayun, tapos na po tayo bumoto. I hope na yung mga binoto natin ang manalo. Ang hangad ko lang po sa ating bansa ay mas maging malagot, mas maging progresibo, mas dumami ang trabaho at naway ang pangako ng lahat na nanunungkulan na tumatakbo ay matupad nila in the near future kapag nahuluklok na po sila sa ating mga posisyon, sa kanilang mga posisyon. Especially yung mga maluluklok po sa Malacanang. Whoever wins, let's respect it. And naway, supportahan po natin ang kanilang mga programa. Kasi after po ng re-election, wala na pong mga kulay-kulay. Kasi iisa na lang po tayo, magkaisa po tayo para sa maunlad na bansang Pilipinas. That's all for today mga kablag-blagan. Ito po si Ezekiel Vargas, your world champion of the same-sex show dance. And the representative of the Philippines in British Got Talent 2020 signing off. Thank you so much. Love ya.